At nasa isang dosena na po ang bilang ng mga petisyon laban sa kontrobersyal na yan na anti-cybercrime law. Tila walang tigil pa din naman yung pag-hack ngayon sa mga website ng iba't ibang. Excuse me po, tanggapan ng gobyerno. Ang ilan sa mga hacker na mga yan, natukoy na raw ng NBI. Nakatutok si Micaela Papa. Hi sir, ito ang 12th petisyon laban sa anti-cybercrime law. Inihain ito kanina sa Korte Suprema ng Bayan Muna Party List. Kinwestiyon ng grupo ang probisyon kung saan maaaring i-restrict ng DOJ ang access sa mga website, pati na ang mataas na parusang wala naman daw nang pumasa ang bill sa third readings ng House at Senado. Hindi nagbigay ng standards ang batas. Dangerous yung batas dahil it can be interpreted differently by different judges and resulting in injustice to many people. Ang palasyo, pinanindigan ang anti-cybercrime law. Hindi ba dapat patas rin lang na may libel laws rin to protect those who are maliciously maligned sa cyberspace? Yun lang naman ang sinasabi ng Pangulo doon. Sinabi rin ni Pangulo doon, sang-ayon naman siya kung may planong babain yung penalty ng online libel. Ang ilang tumutuligsa sa Anti-Cybercrime Act, sa government websites idinaan ang pagkainis. Kaninang madaling araw, ang website naman ng DOTC ang pinunterya ng mga nagpakilalang Turkish hackers. Aabot na sa 13 government websites ang nahack sa kasagsagan ng issue sa RA-10175. Pero giit ng NBI, ligtas pa rin sa ibang server ang sensitibong datos ng pamahalaan. Kaya hindi raw ito maituturing na hacking, kundi e-vandalism lamang. Hindi po ba yung simpleng pagnanakaw ng mga signboard ng MMDA ay mabigat ang parusa? Gayun din naman po sa e-vandalism. Ang sinisira po nila ay hindi mga private property. Ang sinisira po nila ay yung mga website na minemaintain sa pamamagitan ng buwis na binabayaran ng taong bayan. Ayon pa sa NBI, may natukoy na silang 20 miyembro ng grupong Anonymous Philippines at pwedeng maging unang masampulan ng bagong batas. Was it just for fun yung mga ginagawa nila o totohanan yung mga, you know, willingly and deliberately violating the law? So pinapa-profile ko na sa kanila yung mga natutuntun na mga personalities. Posible raw ituring na illegal access ang e-vandalism sa ilalim ng batas at maaaring parusahan ng 6 hanggang 12 taong pagkakabilanggo. Micaela Papa, Nakatutok, 24 Oras.